Hello, magandang gabi po. Hello. Wala eh. Sandali ho ah. Hindi, no, isang gabi tumunog yan eh. Hello? Hello? Yes, hello. Good evening po, Mr. Percy Lapid. Opo. Can you hear me po? Sino po ito? Magandang gabi po dyan. Ako po si ano, I'm Mr. Dino Dolina po. I'm calling here from Queens, New York City, USA. Ah, Dolina? Kabag-anak niyo ba si Colonel Dolina? Yes po. He's my... I never met him po, pero he's the second cousin of my father. Kasi my father ko po used to work with Beho Romaldez and Kokoy Romaldez. Opo. Abogado po ang papa ko. So, yun po. I never met him po, pero related po ako dyan. Uncle ko po yan, si Colonel Horacio Dolina. Oh, kasi nakilala ko, na, nakilala ko yun. Opo, ano po ang... sila, gusto ninyo sabihin, napatawag po kayo. Yeah, I just, pwede po sa mag-English lang po, kasi medyo nahirapan po. Opo, po, opo. Pero anyway, first of all po, I'm a new listener of your radio, which I find it so positive po, very informative po, ano. And then, thank you very much po sa, for everything. Kasi I joined the Armed Forces of the Philippines in 1988. I was with the Philippine Navy, then transferred to the Air Force. And then sana full-fledged colonel na ako had I stayed in the armed forces. So definitely po, what I'm saying here is, rest assured po that I got your point po loud and clear. And I'm very much, if I don't know how to help the country, but I have my comrades din po are still in the active. And some of them are retired. Some of them are colonels. I wouldn't name names, but I already relayed your programs. Kasi ayoko po nang natutulog sila dyan. And it's pretty upsetting po regarding po dito sa imminent expansions and invasions, in which we can see that po. Kasi even here in the United States, nandiyan po yung pagtulog po ng Philippine government, ng US government po, under, which I believe po dito sa Secretary of State ni President Donald Trump. Opo. Who is Mr. Mike Pompeo, and his assistant is Mr. Chad Zablascia. He Opo. Used to be an ambassador, I believe, in Beijing. So what I'm saying po, although we have to talk internationally po, talagang we have to side po sa original natin mga kaibigan, which is, of course, the United States and its allied nations. Kaya I think it's about high time that we really go for this one po, hindi sa Beijing-based po. Opo. Yun lang pong mano. Kasi nakakagalit din po talaga. I have to think 3 times, 4 times before I can have a chance to speak with you. Kasi talagang napakabigat na ano, na usap. Pero I galit po kung ano man po ang aking ano, itutulong. Let me do my part po. Hindi ko rin po talaga alam. Opo. Pero yun lang po, okay? Hindi, malaking bagay ho yun para sa isang dating nasa serbisyo. Ang marinig ang boses ninyo, lalo na yung mga kasamahan ninyo na nasa serbisyo pa rin. Apo. Totoo nga po yan. Kasi we don't know if they're aware or vice versa po. Kasi you already mentioned that on air. Ayoko nang i-elaborate on that further. Medyo complicated. Pero sana po, it's a wake-up call po talaga. Oo, kasi ang mga sundalo naman, naiintindihan naman natin, sumusunod lang sila sa order. Eh, pero dapat na alam din nila na ang sinumpaan nila, eh yung, ano, susunod lamang sila sa legal na order. Hindi ba? Totoo po yan. At hindi nila pwedeng pero, i-compromise yung bansa natin. Sa kapakanan ng ibang bansa. Right, right. Absolutely correct po yan. Kasi just like with other countries, sabi nga nila, when it comes to sovereignty, there's no compromise. Wala pong dapat pag-usapan. Which tama. Is, that should be the right logic po. Yan po dapat na stand natin. Opo. Hindi yung mga wishy-washy dyan. Kasi two things. You have to be straight or you are really a coward. You know, you are backing, you know. Oho. Talagang kailangan straightforward po talaga. Oho. So
yun na po, Percy Lapid, kung ano man po, I have, you can have my ano po, support. Salamat po. Ano pong, ano po. Salamat po, Mr. Dolina. Maraming salamat din po sa... Okay. Oh, so, at, po, we have to cut short. Okay, okay, thank you very much. Salamat at mabuhay din po kayo. Ayun. Yun po, kayo din po. Salamat po. Okay, yun si Mr. Dolina, yung tawag po sa New York pa, no? Mula po sa New York, sa Estados Unidos. Dati siya sa serbisyo. Eh, totoo naman yun eh. Mabuti pa nga yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sila ang galit na sila sa mga nakikita nila, mga kaibigan. Mabuti pa sila kumpara sa mga Pilipinong nandito at dumadanas na. Eh sabi nga ni Ninoy, di ba, kahapon dun sa ipinarinig natin, di ba? Eh mas gusto nyo yata yan eh. Nagkaroon na siya ng paniwala eh. Ah, na parang mas gusto na. Gusto niya nang umayaw eh. Di ba? Kung hindi lang siya nilapitan ng mga ibang kababayan natin eh. Hindi sana siya uuwi, di ba? Sa bansa natin. Mga kaibigan, hindi sana siya babalik dito. Eh pero, sinabi niya yun, yun ang hinanakit ng ating mga, alam nyo, si Ninoy, alalahanin ninyo na si Ninoy din eh, Kwanho, malaki rin na naging puhunan at naiambag, ha, para sa ating bansa. Kay ayaw man natin sa kanya, kay gusto man natin sa kanya, hindi na yun ang point. Ang point, meron siyang naiambag. Yun ang dapat nating tignan at lingunin, mga kaibigan. Kung may ayaw tayo sa kanya, ganun din kay Marcos. Kung may ayaw tayo, eh hindi na kasi issue ito ng Marcos o ng ikaw eh, Aquino o ano paman. Ha? Ang kalaban natin dito, yung kumakampi sa Incheck at saka yung Incheck, yan ang kalaban natin ng bansa natin ngayon, mga kaibigan. Oh, kaya yun ang ibig sabihin lang. Ha? Eh, nababahala ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Mabuti pa sila kahit na maganda naman ang kalagayan nila ron, eh mas concern pa rin sila. Hindi natin mayalis yun. Yung malasakit. Sapagkat sila ay meron ding mga kamag-anak dito. Di ba? Mga kaibigan. O, yan ba? Uwi pa ba dito yan? Kung Incheck na, puro Incheck na rito. Magiging Chinatown na itong Pilipinas. Dati ang Chinatown, nandyan lang sa Binondo. Ay, natatawa ako dito kay Isko, pinagyabang pa. Nakabili raw ng mga tablet. Alam nyo, tatak China. Tapos kunyari, galit sa China na, ha? Nagpapanggap. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Huwag na kayong tatangkilik ng China, mga kaibigan, ng kahit ano. Ginagawa na yan sa ibang bansa ng kanilang mga mamamayan. Ha? Sabi ko nga sa India, ang mga establishmento, di ba, kahit maliliit lang silang establishmento, saan ba nag-uumpisa yan? Sa maliliit. Sino asahan mong mangunguna sa atin, yung mga mayayaman dito? Sila ang magsasalita na manindigan tayo laban sa China? Sila ba? Hindi. Sa ating mga pangkaraniwang tao, dapat manggaling yan. Kaya kayo magagalit kay Vice President Lenny Robredo, hindi masama ang sinasabi niya na kung hindi tayo natutulungan ng gobyerno laban dito sa pandemya, eh tayo mismo, di ba yun ang sinasabi ko noon, nung bago kumilos pa si Bico Soto, di ba? Eh, antayin nyo gobyerno. Bakit? Kayo ba walang pananagutan sa mga constituent nyo? Ipatupad nyo sa inyo ang paghihigpit. Sapagkat noon,
Umpisa pa lang ng unang araw ng Pebrero, sinasabi na natin na dapat ipasara na ng gobyerno ang mga paaralan, isara na ang mga airport para sa mga papasok na dayuhan. Hindi nila ginawa yun. Kailan sila, katunayan, kailan nagdeklara? March 15. Di ba? Di mahigit isang buwan at kalahati naming araw-araw ipinananawagan na kumilos na ang gobyerno. Walang ginawa eh. Tapos kinakailapan nila ngayon. Mabilis daw umaksyon, sabi raw ni Roque. Talagang mga ihod, mga kaibigan. Ang problema natin ngayon, sabi ko sa inyo, yung PhilHealth, ipang co-cover up nila yan. Tinan nyo, inaprobahan na yung kwan, yung telco ng Incheck dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Walang kahirap-hirap. Ha? Yung prangkisa, 25 years. Hindi ho ba? Wala tayong kwentang tao na mga mamamayan kung hindi tayo makapaninindigan para sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo, biblically, legally, geographically, historically, atin yung mga teritoryo na sinasakop ng Incheck ngayon. At pinalalabas pa na tayo ang illegal na nagpo-provoke daw tayo. Baliktad eh. Walang hiya talaga. Di ba? Yan ang style eh. Tsaka yung mga alam kong inappoint dito, yan ang ugali na nila yan, yung mambaliktad ng tao. Katulad din ni Presidente Duterte, babalikta rin ka. Yan yung style nila, bulok. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.